Pilipinas, it's time for Family Feud. Let's meet our two teams, mga veteran ng ilaw ng tahanan, ang The Clash Moms. Sina Maricris, Gerald, Joyce at Harry, ang Pinoy Pop Superstars. Please welcome Family Feud's main man, ang ating kapuso, Ding Dong Dantes. Welcome to Family Feud, ang pinakamasayang family game show sa buong mundo. Ngayon po, ang araw ay Friday, October 28, simula na ng napakahabang undas break. Pero siyempre, bago kayo lumarga papunta sa probinsya, panoorin muna natin ang matindi pero masayang salpukan ng dalawang teams natin ngayong hapon. Simulan natin sa mga produkto ng reality singing competition na The Clash. Narito na ang The Clash Moms! Woohoo! At ang kanilang team captain ay si Miriam Manalo. Hello, Miriam! Hello, Kuya Dong! Gagayahin ko sana yung The Clash na napakataas na pagsabi pero iiwan ko na sa inyo yan, Miriam. Yes! Pero bago ang lahat, sino-sino ba ang makakasama mo, Miriam? Of course, pinapakilala ko sa inyo ang aking BFF from The Clash Season 1. At syempre, hindi nagpapakabog, sumali pa din sa Clash Season 3. Businesswoman and singer, Ninya. Yes, hello! Woo! Thank you so much! And syempre, ang napakaganda from The Clash Season 3 din. Top 5 finalist and event singer, Fritzy! Hello! Hello! Siyempre, magpapakabog ba? Ang From The Clash Season 4, ang napakasipag na mami na si Kay! Hello! Alam mo, Miriam, habang pinakikilala mo sila isa-isa tapos nakikita yung pangalan nyo, The Clash Moms, yung mga nanonood, oo nga, sila nga yun. Parati natin naririnig yung battle cry, The Clash, isa laban sa lahat. Pwede ba naman natin marinig ulit yan, siyempre? Pwede. Girls, are you ready? Yeah, ready. Welcome to The Clash, isa laban sa lahat! Oh, yan na. Alam nyo na. Salamat and good luck sa inyo, mga mamis. Eto na, ngayon naman, kilalanin natin ang makakalaban ninyo. Ha, lahat naman sila siyempre, graduate ng isa pang singing competition dito sa GMA. Please welcome Pinoy Pop Superstars! Superstars! Superstars, siyempre, ang kanilang team captain, grand champion ng third season ng Pinoy Pop Superstar, singer, actress, and now also, ma'am, Maricris Garcia Cruz. Hi, Maricris! Hi! Kamusta ang pagiging mami? Hiyang sa pagiging mami. Ito, na-enjoy kong sobra. Masaya. Yan. Diba? Yes. Such a rewarding task and job. Di ba? Ika nga nila. Mami. Good to see you, Maricris. Yes, it's pero nice to see lahat, you too. Sino-sino ba sa Pinoy Pop Superstars ang makakasama mo ngayon? Ito na nga. Sisimulan ko sa aking katabi. Pinoy Pop Superstar Year 2 Grand Champion. At ngayong December, aalis siya papuntang Denmark para sa Miss Saigon, Denmark. Uy! Yeah. Gerald Santos! Good to see you after a very long time. Good to see you, Kuya Dong. Yeah. Welcome to Family Feud. Thank you. Aha, at ang next naman, kabatch ko to, from Season 3, Season 3 Grand Finalist, na ngayon ay isang Territory Sales Manager. Kumakanta pa rin siya, Miss Joyce Tanyanya! At ito, from Season 2, isang grand finalist din. Siya ang Josh Groban ng Pinoy Pop Superstar. Siyempre, Mr. Harry Santos! Hi, nako. Anyway, Maricris, bago mag-umpisa, gusto ko lang i-declare yung kanta mo. Isa sa mga paborito ko talagang kanta. Yes. Sa buong buhay ko, yung naging theme song po ng Marimar. Si Maricris po ang kumanta niya. Actually, kaming dalawa ni Gerald. And si Gerald ang course, original. Siyempre. Oo nga. That's right. Alam niyo, wow. Kung sinabi nung The Clash na isa laban sa lahat, meron din ba kayong pantapat doon? Aha! Yes. Sige nga! Hindi kami na wala ito. Oh, let's go. Because there can only be one Pinoy Pop
Pop Superstars! There you go! Good luck, Pinoy Pop Superstars and the Clash Moms. Ito na po sa game natin ngayon na hindi pataasan ng boses. Kung hindi pataasan ng puntos ang labanan, kaya kailangan nyo lang pong hulaan ang sagot sa survey ng 100 Pinoy. Alamin na natin ang sabi ng survey team captains, Miriam and Marie Chris. Let's play round one. Good luck. Nag-survey kami ng 100 tao. The top 5 answers are on the board. Ano ang posibleng dahilan ng paggalaw ng kama? Marie Chris. Umikot. Yung umikot sa kama. Wait. Umikot yung tao. Yung tao. Okay. Umikot yung tao. Survey says... Yep, it's there. Miriam, ano pa kaya? Earthquake. Lindol! Survey. It's there. Miriam, pass or play? Play sila. Malik tayo. Okay. Woo. Ito na. Round 1 na sa atin, Nina. Binangungot. Pwede. Posibleng dahilan ng paggalaw ng kama. Hindi kasi biglang gumalaw. So may galaw din. Sabi ni Ninya, binangungot. Survey says... Wala! Di ba, meron pa mamaya. Fritzy, ano pa kayong dahilan ng paggalaw ng kama? Meron yan. Stand by to see you, guys. Okay. Tumalon? Tumatalon sa kama. Yung kama yung tumatalon? Yung mga bata, pag naglalaro tumatalon yung kama sa kama. Magulo yun. Tumatalon! Survey says! Meron! Yes! Miriam, ano pa kayang dahilan para paggalaw ng kama? Lalakasan ko ang loob ko. Pakikipagtalik! Wala yan! Survey says! Whoop! Labi-labi! Ninya! One last, isa na lang, yung top answer ang naantay natin. Ito, babawi ka siguro dito. Posibleng dahilan ng paggalaw ng kama. Tumambling? Pwede kaya? Ang ginawa sirko. May tumatalon-talon, may tumatambling. Survey says... Oh! Alam na ni Gerald. Alam pa. So, tingnan natin. Harry, ano kayang dahilan? Siguro... May dumaan na trend. Oh, very creative, ha? Joyce? Pag nililinis ang kama? Pwede! Ang gusto ko marinig. Sa akin, same din nung kaya ano eh. Nagpag may naglilinis. Ayun. Kala ko na inunahan niya pa. Marie Chris? Okay. Ulitin ko, ha? Posibleng dahilan ng paggalaw ng kama. Kapag... nililinis. Good answer! Pag nililinis. Alam mo yung naantay ko, may magsabi sa inyong multo. Pero wala eh. Anyway, sabi nila, pag nililinis, maaari ito kaya ang ating top answer. We'll see about that. To steal the round, survey says... Ba? Ito, isa na lang inahanap natin. Survey. Sira ang kama. Wala, simple lang. Yun lang naman pala inahanap natin, kaya gumagal. Kayo naman, kung saan sa pa tayo umabot. After ng first round, the Clash Moms have 55 points. Habang wala pa pong puntos ang Pinoy Pop Superstars. Pero, kumbaga sa pag-awit eh. Nagbubukolize pa lang daw sila. Babawi sila sa next round sa pagbabalik ng Family Feud. May chance kang manalo ng 20,000 pesos at GMA Now dongle. Nag-survey kami ng 100 tao. Sa Fast Money Round ng Family Feud, ilang tanong ang nasasagot mo? A, 10, B, 5. Ipadala ang inyong sagot sa Guest to Win promo sa GMA Network website. For more details, visit our official Facebook page. Welcome back to Family Feud. Sa mga kababayan po nating nasa mga terminal ng bus,
Nako, sana po ay makasakay kayo agad at mag-iingat po kayo sa biyahe ninyo kung saan pa man kayo pupunta. At syempre para hindi mabagot, eh tutok na kayo sa Family Feud dahil may live streaming po kami sa Facebook at sa YouTube. Yan. So ngayon, balik po tayo sa laban. Ang nakaka-score pa lang with 55 points ay ang The Clash Moms. Babawi tayo, Gerald. Let's play round 2, Nina and Gerald. Here we go. Top 7 answers are on the board. Fill in the blank para sa tanong na ito. Love, blank. Gerald. Begets love. Wow! Love begets love. Lalim. Pero meron yan sa tingin ko kasi siyempre, basta mga love saying, di ba? Yes, alam diba? Na alam mo yan. Oh, sa mga lahat ng inawit mo sa buong buhay mo, I'm sure nakasalamuha mo yung statement niyan. Love begets love. Nina, fill in the blank. Love, blank. Love conquers all. Patindihan na saying to, guys. Love conquers all. Survey. Wow! Ito. Joyce, ito ha, simplihan natin ha. Love, blank. Love will lead you back. Mukhang mga lyrics na ng kanta papunta to. Love will lead you back. Survey. Guys, simplihan lang natin. Fritzy, love, blank. Love is blind. Yes! Yun na yun! Top answer! Ito, papunta na tayo sa saying. Pero mamaya, baka salita lang din talaga yung hinahanap. Love is blind. Ayan. Okay. Fritzy, pass or play? Play! Okay, yes. Play ulit sila. Play. Gerald, let's go back first. Let's go, Nina. Round 2. Okay, sa inyo ulit, ha? Pwedeng word. Fill in the blank. Love, blank, okay? Is all that matters. Pumalik ka na naman sa kanta, eh. Alam nyo, eh, talaga napag-ahalata. Mga singer po talaga ang mga contestants natin. Pero ang nagmamatter dito, eh kung nandun sa survey yan, we'll see about that. Una, Miriam, okay. Fill in the blank. Love, blank. Love is unconditional. Ay, saying na naman po. Unconditional. Survey. Una, stand by to steal. Pwede na kayo magkumpul-kumpul. Isipin nyo na yung sagot niya, Nina. Fill in the blank. Pwedeng salita. Love, blank. Love is like a rosary that is full of mystery. Oh my goodness! Palupit ng palupit ang mga matalinhagang description ng love. Sa mga nanonood, alam niyo po ba yung hinihingi na sagot? Sige, ready nyo na. Love is like a rosary. It's full of mystery. Ano kaya ito? Misteryoso talaga itong sagot na to. Pero sa totoo lang, napakasimple lang na sagot, Harry. Love bug. Love bug? Joyce? Love is everywhere. Love is everywhere. Gerald? Love is colorful. Love is colorful. Again, hindi ko hinihingi ang description ng love. Idugtong nyo lang dito. Love, blank, Mary Chris. Love heals all wounds. Hinihirapan ko na naman po. Okay, pwede, guys. Pwede. Alam nyo kung yung contest, yung ano, the best saying about love, panalo kayo eh. Pero hindi yung hinihingi. Pero ang sabi ni Marie Chris ay, love heals all wounds. Pwede, pwede. Good answer yan. Kayo pa nagbilipiso. Okay. Pero tignan natin, ha. Ang dami natin. Ni number one muna. Number one, please. Love you. Diba? Diba? Number two. Love life. Number four. Love hurts. Magpapunta ka doon, Harry, eh. Love bug, eh. Pili ko na dyan. Number five. Is in the air. Oh, pwede rin naman. Is in the air. Number six.
Love song. Number 7. Love triangle. Oh, di ba? Eh, mukha po talaga mga eksperto sa love ang The Clash Moms. Meron na po silang 68 points. Habang medyo na-off key pa yata sa ngayon ng Pinoy Pop Superstars, pero ngayon lang yan. Ngayon pa lang yan, di ba, Joyce? Kasi susunod na ang round 3. Huwag mag-aalala po, pwede pa kayo makahabol at po pwede pa kayo masingitan ng points dahil double points round ang susunod sa pagbabalik ng Family Feud. May chance kang manalo ng 20,000 pesos at GMA Now Dongle. Nag-survey kami ng 100 tao. Ano ang favorite mong luto sa mais? A. Nilaga, B. Rito. Ipadala ang inyong sagot sa Guest to Win promo sa GMA Network website. For more details, visit our official Facebook page. You're still watching Family Feud. A total of 200,000 pesos ang pwedeng mapanalunan ng ating winning team. At bukod dyan po, itatanggap din sila ng additional 20,000 pesos para sa kanilang chosen charity. Pero bago tayo pumunta dyan, recap muna tayo. Ang score ay 68-0 in favor of the Clash Moms. Yeah, let's get it on. Round 3, Fritzy and Joyce. Double points round, times tong mga value natin sa bawat tamang sagot. Good luck. Ito, ang sinurvey dito, 100 lalaki sa tanong na ito, okay? And the top 6 answers are on the board. Kung ayaw mong gumastos, saan mo isasama ang kadate mo? Go! Joyce. Simbahan. Simbahan! Pwede! Pwede! Good answer. Good answer. Pasok yun! Yep! Fritzy, baka mas mataas yung makuha mo. Ano sagot natin dito? Sa bahay. Sa bahay, di ba? Sa padari, pagluto mo na lang. Sa bahay! Top answer, Fritzy, pass or play? Play! Alright, Joyce, balik muna tayo. Let's go, Fritzy. Let's play this round 3. Tingnan natin kung ma-perfect yun this time, Kay. Kung ayaw mong gumastos, saan mo isasama ang kadate mo ayon sa 100 lalaki? Sa park. Sa park. Park. Yeah. Why not? Park. Pwede lang doon. Lakad-lakad. Ganon. Yes, you care. Miriam. Saan kaya pwedeng dalhin ang kadate? Kung ayaw gumastos, sabi ng 100 lalaki. Sa kotse lang. Sa kotse lang. Tapos, kasi ayaw gumastos eh. So hindi gagalawin kotse. Talaka park lang talaga. Hindi aandar, di ba? Hindi rin sila kakain. Yes, wala. Sa kotse lang talaga. Gagalaw din ba yung kotse? Malamang! Sabi Miriam, sa kotse, survey. Wala. Ninya. Sa garahe. Wala eh. Garahe hits. Garahe ng bahay. Di ba garahe, isasetapan mo na lang. Di ba gagawin mo mukhang bar o kaya restaurant. Pagluluto, galing mo talaga. Garage hits, sabi ni Ninya. Survey. Stand by to steal, guys. Stand by to steal. Fritzy, back to you. Ayon sa 100 lalaki. Kung ayaw mong gumasos, saan mo isasama ang kadate mo? Sa school! Sa school? School! Pero estudyante sila. Kasi kung di estudyante, tapos pumunta sa school, parang malabo yata yun. Kabilang section, sila, mga ganun. Sabi niya, sa school! Survey says! Wala! Okay, Harry, what do you think? Sa museum. Museum. Oh. Libre. Yeah, may oo, tama. Libre, di ba? Joyce? Lakad-lakad lang sa mall. Yes, pwede. Ganun, di ba? Museum, mall. Getting there, Gerald? Sa mall din. Eh. Sa mall? Yes. Okay, Marie Chris. Ito na naman tayo. Yeah. Ako na naman. Ito, tatlo na lang natitira natin. Okay. Dalawang beses sila nakaka-steal. Uh-huh. Tingin ko this time makukuha mo to. Talaga ba? Ayaw mong gumastos, saan mo isasama ang kadate mo ayon sa 100 lalaki, Marie Chris? Sa mall. Hindi ka pa sigurado. Parang ibang gusto lumabas. Ano yung gusto mo sana sabihin? Namimili ako dun sa museum at mall eh. Pero mall, pwede maglakad-lakad lang sa mall site. Ano lang, kakalakad lang. Window shopping ko, lang. Tingin ko good choice ka sa mall. Tingin ko lang. Ako lang yun ha. Hindi ko alam kung kasama ako dun sa 100 na sinervey. Pero tingnan natin. Ang sabi mo mall. Ang sabi ng survey ay, boom! Pwede yan.
Alam mo, kala ko talaga mall eh. Number 6. Pres, tabing dagat. Mm-hmm. Number 5. Sa Paresan. Number 3. Street food stall. Okay lang, wala rin naman yung museum kung sakali. Anyway, ang ating score after 3 rounds, Pinoy Pop Superstars. Wala pang puntos. Pero ang The Clash Moms, 236 points. Pero sabi nga eh, it ain't over till it's over or till the fat lady sings. Marami pang pwede mangyari dahil susunod na ang triple points round sa pagbabalik ng Family Feud. May chance kang manalo ng 20,000 pesos at GMA Now dongle. Nag-survey kami ng 100 tao. Sino ang tinitilian ng fans sa basketball game? A. Poging player. B. Tindero ng hotdog. Ipadala ang inyong sagot sa Guest to Win promo sa GMA Network website. For more details, visit our official Facebook page. Welcome back to Family Feud. Ito na po ang ating huling head-to-head battle ang score. 236-0, leading ang The Clash Moms. Pero sa round na ito, maraming nangyayaring himala, okay? Okay, sabi ko sa inyo, Harry, let's play the final round. Let's do it. Triple o times 3 ang value ng bawat tamang sagot. Here we go. Top 4 answers na lang ang hinahanap natin. Magbigay ng kilalang Francis. Okay. Magalona. Francis. Mga kababayan, Magalona. Boom! Top answer. Alright. Okay. Baka ito na yun. Pass or play? Play. Play. Play! Harry, let's go back. Come on. Last round, guys. Last round. Miriam, magbigay ng kilalang Francis. Francisco Balagtas. Francisco Balagtas! Survey says... Makata! Minya, magbigay ng kilalang Francis. St. Francis of Assisi. St. Francis of Assisi! Yes, it's there. Two more, Fitzy. Magbigay ng kilalang Francis. Francis... Wala! Guys, stand by. Stand by. Mag-huddle na kayo. Isipin niyo lang kung sino Francis yan. Ang daming Francis. Okay. Francis. Oh my goodness! Guys, ito ah. Kung mali sila, automatic panalo na kayo. Pero kung tama sila, OMG, obviously may chance sila manalo. Tignan niyo sa taas, 246. Okay? Harry, magbigay ng kilalang Francis. Francis Pangilinan. Kiko Pangilinan. Francis Pangilinan. Joyce. Suportahan ko na si Harry. Francis Pangilinan. Francis Pangilinan. Gerald. Pope Francis. Pope Francis. Marie Chris. Oh my God, ang hirap nito. Una naman. Marie Chris, ito ha, nasa iyo ang deciding factor. Uh-huh. Kung kayo mananalo o hindi. Pope Francis. Francis Pangilinan. Of may sarili kang Francis. Francis, magbigay ng kilalang Francis. Pope Francis. Pope Francis! Ang sabi nila, good na good answer! 246 could be more. Zero po sila mula umpisa. Pero ang sagot nila ay Pope Francis sa tanong na magbigay ng kilalang Francis. Makuha kaya nila ito. Survey says, PBS! Oh my God! Number 3. Francis Pangilinan. Nandun din ang ating final score. Pinoy Pop Superstars, 282 points. The Clash Moms, 236. Ang masasabi ko naman ay napakahusay ninyong sumagot. Pero iba ang nagwagi. Pero hindi, sana naman ay nag-enjoy kayo. Pinakita nyo ang inyong galing, hindi lamang sa pag-awit, kung hindi sa pagsali sa Family Feud. At dahil dyan, mag-uwi pa rin kayo ng 50,000 pesos. Thank you so much! Maraming salamat na Clash Moms. I hope you enjoy. Good luck, guys! Yes! Alright, and you guys, congratulations. Yes! You have won 100,000 pesos. Yeah!
Talaga mga sanay na kayo sa winning, di ba? Marie Chris, sa ating Fast Money, I need two players. Two players. Sinong gusto? For the final round. Harry and me. Marie Chris and Harry, makuha kaya nila additional 100,000 pesos. Susunod na po yan sa Fast Money sa pagbabalik ng Family Feud. Kanina, nanalo na ng 100,000 piso ang Pinoy Pop Superstars, pero pwede pa yan madagdagan ng 100,000 pesos! Pwede. Tubong bulakan si Marie Chris. Kaya Marie Chris, baka gusto mong batiin naman muna yung mga kababayan mo para swerte tayo dyan. Ayan, hello sa aking mga kapitbahay at kamag-anak dyan sa mga sa Bulacan. Sana po, manalo tayo! Nanalo ka. Nanalo kami. Yeah. Diba, additional na lang. Anyway, si Harry ay nasa waiting area natin sa likod. Hindi po niya tayo naririnig. Kaya si Marie Chris muna ang maglalaro sa ating Fast Money. Marie Chris, kailangan kayo ni Harry magkaroon ng 200 points or more para maiuwi ang additional 100,000 pesos. Alright? 5 questions within 20 seconds. Okay. 20 seconds on the clock, please. Paalala lang, ha? Survey pa rin ito. Ang sagot ng 100 tao. On a scale of 1 to 10, with 10 being the highest, gaano ka kagaling mag-English? Go. 7. Bukod sa BTS, magbigay ng K-pop group? Blackpink. Anong grade ka unang nagka-crush? Grade 1. Ano ang pwedeng luto sa bangus? Daing. Madalas na reklamo ng tao sa kanyang cellphone? Walang signal. Diba? Sabi sa'yo eh. Merry Chris, time to reveal your answers. And I think they are very good answers. We'll see. Tignan natin kung pasok din sa sinabi ng survey natin. 1 to 10 with 10 being the highest. Gaano ka kagaling mag-English? Ang sabi mo, 7. Survey says. Top answer. 21? Pwede. Pwede naman, oh. Bukod sa BTS, magbigay ng K-pop group. Sabi mo, Blackpink. Yes. Top answer. Yes. Survey. Top answer. Diba? Anong grade ka unang nagka-crush? Sabi mo, grade 1? Sorry. Hindi ikaw, ha? Yung sinurvey, ha? Tignan natin kung yan din ang sagot ng ating mga sinurvey. Survey. Top answer. Oh! Ay, sinungaling yung mga ano. Ayaw nila. Hindi ka kasi kasama dun sa sinurvey. Ayaw nila. Kaya ganun eh. Ano ang pwedeng luto sa bangus? Ang sabi mo, dying. Yes. Yes. Survey. Top answer. Yep. Madalas na reklamo ng tao sa kanyang cellphone. Ang sabi mo, walang signal. Survey. Top answer naman. Yes. Yep. 88 points, 112 to go, Marie Chris. Let's welcome back Harry. Go, Harry! Good luck, Harry. Si Marie Chris nakakuha ng 88 points. Ibig sabihin, 112 na lang ang kailangan mo to reach that 200 points. Alright? Okay. Additional 100,000 ang nag-aantay sa'yo. You can do it. Okay. 25 seconds on the clock, please. On a scale of 1 to 10, with 10 being the highest, gaano ka kagaling mag-English? Go. 3. Bukod sa BTS, magbigay ng K-pop group? 17. Anong grade ka unang nagka-crush? Grade 1. Sa pa? Grade 2. Ano ang pwedeng luto sa bangus? Inihaw. Madalas na reklamo ng tao sa kanyang cellphone. Lobat. Yes! Harry, we need 112 points to get the additional 100,000 pesos. Madalas na reklamo ng tao sa kanyang cellphone. Ang sabi mo, lobat. Reklamo ko rin yan eh. Survey. Pwede. Ang top answer natin dito ay mabagal, nagahang ang cellphone. Alog-alog mong galon. 81 to go. Ano ang pwedeng luto sa bangus? Ang sabi mo, inihaw. Well, yeah. Inihaw na bangus. Survey. Ang top answer natin dito ay paksiw na bangus. Anong grade ka unang nagka-crush? Grade 1 din ang una mong sabi, pero pinilitan mo. Sige na nga, grade 2 na. Grade 2. Survey.
Oh, may isa. May isa. Grade 6. Grade 6 ang nag-top sa ating survey. Bukod sa BTS, magbigay ng K-pop group ang sabi mo ay 17. Survey! Top answer! Good answer! Top answer! Boom! Blackpink ang top answer natin dito. And for the first question, scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano ka kagaling mag-English? Sabi mo, 3. Survey. Top answer. Woo, top Wala. Answer. 6. Oh, 5. 5 ang top answer natin dito. Harry, congratulations. Hey, nagwagi pa rin kayo ng 100,000 pesos. Woo. Let's welcome back the Clash Moms. And Marie Chris, 20,000 pa rin for your chosen charity. May napili na ba kayo? Yes. Yes, meron po kaming napiling foundation. Ito ang Mary Mediatrix Medical Center Foundation sa Lipa, Batangas. Ayan po, Mary Mediatrix Medical Center Foundation, 20,000 pesos po mula sa ating winning team ngayong hapon. Maraming salamat. Thank you very much for joining and congratulations. Maraming salamat. Ako po si Ding Dong Dantes. Araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo. Kaya makihula at manalo dito sa Family Feud. Yeah!